Yun o, what's up mga kaigan, este, mga sangkay. What? Sadyang dumarami ang mga mabilis manghusga ng mga tao. Napakarami talaga ng mga manghuhusga na konting pagkakamali lang ang bilis na magsalita laban sa isang tao nagkamali. Ang pinopoint ko dito ay ang pagkakamali ng isang kilalang Pilipino na YouTuber na Jamil. Siguro naman kilala mo rin yun. What? Dahil sa 3 AM challenge na hinusgahan ng napakaraming netizens sa social media. Sadyang nagiging likas na sa mga tao ang sobrang bilis manghusga na kahit may nagawa kang napakaraming magagandang bagay noong una, nung nagkamali ka ng isang beses, huhusgahan ka na. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa ng Jamil, tama sila, may point sila. Pero sinasabi ko dito na huwag naman sana silang huhusgahan. Kala nila, sobra nilang banal, sobra nilang malinis. Nagiging likas na kasi talaga sa tao ang sobra manghusga. Even in the Bible, no? Kahit si Jesus Christ, hinusgahan ng mga Pharisees, no? Bible na tayo, no? Napakaraming netizens na nag-react tungkol sa 3 AM challenge na yan. Bakit yung pa kasi ginawa yun, Jamil? Kung hindi nyo naman talaga kayang panindigan. Paano masabi? Subalit, nagkamali na nga. Nagkamali na sila, nagsinungaling na sila. Pero ang isa sa pinakamagandang bagay na nakita ko na nagawa nila ay yung inamin nila na nagkamali sila. Inamin nila na nagsinungaling sila sa maraming fans nila. Subalit, talaga nga namang umusbong ang galit or ang mga bashers na nagsasabing masama si Jamil, corny si Jamil, dapat sunugin na daw sa impyerno, dapat daw niyan itapon na, dapat daw niyan mo shutdown ng YouTube. Bilang kapwa YouTuber, no, masakit din na malaman yon ng kapwa ko YouTuber ay hinuhusgahan ng ganun ng nakararami, no? Dahil marami rin naman siyang napasaya. What? Ako, hindi ko sinasabing fan ako ng Jamil. Paano masabi? Pero minsan na rin ako nanood. Minsan ko na rin nasabi na natawa ako sa kanilang mga ginagawang prank. Minsan ko na rin nasabi na parang scripted naman ang prank na to. Pero hindi dapat natin sila hinuhusgan. Dahil tayo mismo meron din tayong mga pagkakamali. So wala lang, mga sangkay. Gusto ko lang talaga ipaalam sa mga bashers ng Jamil na hindi naman talaga ako fan ng Jamil. Subalit, ang gusto kong sabihin ay huwag naman sana nilang husgahan ng ganung kalala ang Jamil. Dahil minsan na rin naman tayo nagkamali na kung hinusgahan tayo ng maraming tao din, ay masakit din. Kung tayo ang nasa kalagayan ng Jamil, inamin na nila ang katotohanan, na nagkamali nga sila, na hindi nila nagawa ang 3 AM challenge na yan, mga sangkay, so huwag na natin silang husgahan na ganun sila kasama. Ang iba kasi kinokondem na, grabe na. Sana mamatay na lang daw, sana masunog na sa impyerno, nakakatakot daw yung mga buha nila. Kung ano-ano nang pinagsasabi, mga sangkay. So sa isang pagkakamali na yun, hindi dapat tayo manghusga sa mga tao. So hindi lang to para sa Jamil, para to sa maraming tao na sana pag nagkakamali ay bigyan natin ng chance para magbago. Bigyan natin ng chance para naman makabangon at makahakbang muli sa panibagong kinabukasan, no? Dahil minsan tayo, ang problema nating mga tao ay ang bilis nating pumalakpak pag may success, pero ang bilis din nating manghusga kapag mayroong isa lang pagkakamali, na nakakalimutan natin ang mga success, ang mga pagpapasaya, ang mga magagandang bagay na nagawa nila nung unang panahon dahil lamang sa isang pagkakamali, mga sangkay. Huwag natin silang i-condemn. Hayaan natin silang mabago ang kanilang sarili. Dahil alam ko naman na on the process ang pagbabago. Kung ang Diyos nga, hindi tayo inusgahan. Kung ang Diyos nga, hindi tayo kinondem, mga sangkay. Tayo pa kaya magkukondem tayo, magjudge tayo sa isang taong nagkamali lang. Minsan lang nagkamali, mga sangkay. So scripted man ang mga bagay na ginagawa ng Jamil na video, wala na tayong pakialam doon, mga sangkay. Ang video na yan ay sa kanila. Kung ayaw mo silang panoorin, huwag mo nang panoorin. Kung galit ka sa kanila, huwag mong panoorin. Kung nakukornihan ka sa kanila mga ginagawa, huwag mo na lang silang panoorin. Huwag mong ilalike, huwag mong isi-share. Mga sangkay, huwag ka na lang magko-comment. Mas mabuting manahimik ka, no? At kung isa ka sa nanonood na basher ka ng Jamil, mag-subscribe ka na lang dito, no? At kung isa ka rin sa basher ng sino mang YouTuber, mag-subscribe ka na rin dito. At ngayon, kung galit ka rin sa akin dahil sinabi kong huwag manghusga sa kahit na sino o sa Jamil, like mo na lang, share mo na lang, mag-subscribe ka na lang sa YouTube channel ko. Paano masabi? So wala lang mga sangkay, huwag kayong manghusga. Diyos lang dapat ang manghusga dahil siya ang may likas sa atin, okay? Please like, comment, and subscribe. Maraming po salamat. Sangkay Janjan. God bless.